Kumakanta na ako since siguro mga 12, pero sa Pilipinas as amateur singer. Kasi lumipat ako, pumunta ako ng America ng 16. So, since 12, kumakanta ako. So, kumakanta na ako ng mga pop songs, mga amateur singing contest. Like, ano yung pyesa mo? Mga pyesa, nako. Nung ang boses ko, alto pa. Mm. Kasi mga bata pa, bago pa mag-puberty, ano. Help ni Tina Turner. Yun. Tapos yung mga, ano, yung mga OPM na Mahawi Man ang Ulap. Or yung ano pa ba mga ano, Total Eclipse of the Heart. Kinakanta mo yun, Bonnie Tyler? Oo, si Bonnie Tyler. Pero ang maganda doon, pag kinakanta ko, hindi pang ano yun eh, hindi pang competition, pang guest. Kunyari, may mga, sumali ako sa Center for Pop Music Philippines. Right. Saka Ryan Cayabyab Music right. Studio. Pero one year lang. Sandali okay. Lang kay Ryan Cayabyab. Pero usually, may mga competition. Pero, teka, nag-aral ka rin sa Ryan Cayabyab. Oo, pero ano lang, parang one season. Sa Harrison Plaza. Oo, doon. Kay na Granados. Ano, kay... Pero ano ang nakuha kong teacher, hindi si Ryan Cayabyab. Kasi simula pa lang yung mga vocal training. Pero mga kinakanta ko, so pag nag-guest, kailangan meron kami mga guesting songs. Iba sa... competition songs kasi hindi mo naman kailangan. So yung Total Eclipse of the Heart, kaya maganda doon. Ako lang gumagawa nun dahil ano, bago ko kantahin, sinasabi ko sa mga audience, kailangan ko ng tulong nyo. Kayo ho ang kakanta ng turnaround. Yun! So every time na ano, audience participation, alam mo naman mga Pilipino. Yeah. Ang sa how, Pilipino, 12 years old ganito? Mga 12, 13. Kasi pagdating ng 13, kasi ano yun, 1.5 years lang. And then pagdating ng 13 or 14, nag-break na yung voice. Naalala ko noon nung sa St. Andrews sa first year kasi may mga, 'di ba, fair, nagpaplano sila mga swinging contest, palagi ko kinakanta Help. So one time nag-audition ako, hindi ko alam overnight, piyok ako ng piyok sa Help. So from ano, Tina Turner, the next day nag-re-audition ako. Billy Ocean, suddenly naman. Magkaiba. Bumaba na yung voice. Bumaba na. Pero mataas pa rin. Pero doon ko nalaman, ganun pala yun. Pero overnight, hindi ko nalaman. Grabe. So hindi ka na-depressed? Nung... Hindi naman. Nagulat lang. Kasi hindi ako pumiyok ng... Ba't ganun? Pa na yung piyok ko? Kasi habang kumakanta ako, kinakanta ko, ba't piyok ako ng piyok? Mm-mm. So doon ko nalaman, iba na yung boses. So nag-iba na yung boses. So during that time, baritone. Kasi sikat sa mga sa Pilipinas, baritone talaga ang boses. Yes. Kasi malalim ang boses. Parang Nonoy Zuniga. Nonoy Zuniga. Pati si alam ko tenor si na Basil, pero during that time, basta malalim ang kanta, baritone. Yeah. Kahit mataas ang boses. Goodbye. Mga ganun. Mga baritone, mga singers. So for the longest time, akala ko baritone ako. So from alto to baritone, from 12, 13, pagdating ng 14, all of a sudden you had to change your repertoire or... So yun, so pagdating ko ng Pilipinas, alis ko ng Pilipinas, punta ng Amerika, and then... na tinry ko yung dito sa LA. Unang punta ko dito, Venice Beach. Tapos nakilala ko yung... Ilan taong ka nito? Nung... 16. Okay. 16. Magse-17. Tapos, dati pa, nako, 1992, meron pa mga Max Restaurant. Yeah. May mga karaoke. Yes. Pupunta kami dyan. Tapos... Kami, meaning, sino-sino kayo? Tatay ko sa kananay ko, and then, tapos, palagi silang kasama kasi 16 pa lang ako eh. Pero late na rin late night they allow naman na late kumanta yung mga 17 years old ganyan. May mga nakilala ko mga ibang singers, local singers sa LA. So tapos networking. So doon ko na nahasa sa laser disc pa no. I know. Laser disc isa-isang nilalagay talagang anong number ng kanta mo? 3, 11, yes. 12. Talagang ano eh, di ba? Yung mga ganun. So, doon ako nahasa. May mga nakilala akong mga managers, mga agents. Actually, sila nagpo-promote ng mga local Filipino singers. So, doon ako nahasa sa pag-entertain din.